mga kama ni Magnet. Narito na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At ang pangpaswerte natin sa araw ngayon ay ang dahon ng laurel. Sapagkat gusto ko na ang unang araw ng 2021 nyo ay maging maswerte. Alam nyo ba ang kapag ginawa nyo to ay sunod-sunod ang pasok ng pera sa buhay nyo? Ikagugulat nyo na lang ang biglang dami ng pera. Basta't gawin lamang natin ang ritual na ituturo ko sa inyo. Basta't pakatandaan na ang ritual na to ay isang gabay lamang. Nasa sa ating pagpapala ang ating tagumpay. Kaya't kung gusto nyong matutunan kung paano, ituturo ko sa inyo. Kaya't kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga kamani magnet! Alam niyo ba mga kamani magnet na napakarami na nating pinagdaanan ngayong 2020? Ang mga pagsubok na ating kinaharap ay sadyang nakakalungkot isipin. Dahil dyan, nabaon tayo sa mga pagkakautang. Ngunit hindi naman talaga natin ito maiiwasan. Dahil sunod-sunod ang pagsubok, sunod-sunod ang problema, sunod-sunod din tayong nangungutang. Kaya't ngayong papasok na ang 2021, unang araw pa lang ng 2021 ay meron na tayong kailangan gawin para nang sa ganun ang pasok ng pera sa buhay natin ay maging magaan. Ang daloy nito ay sunod-sunod at magkaroon tayo ng isang magsaganang buhay at tumaloy ang pera sa ating buhay na hindi tayo nahihirapan. Maraming oportunidad, maraming pagkakataon ang ibibigay sa atin ng pangpaswerteng ito para kumita ng pera at nang sa ganun, matapos na ang ating mga problema. Simple lamang naman ang kakailanganin natin at alam naman natin palagi na ang pinakamaswerteng pangpaswerte ay ang dahon ng laurel. Marami nang nagpatunay na nang ginamit nila ang dahon ng laurel, marami sa kanila ang nabago ang buhay. Maraming testimonial na ginawa na nagpabago ng kanilang buhay. At kung iisa-isayin natin yan, hindi matatapos ang oras natin. At mauubos lang. Kaya't kung gusto nyong malaman ang mga testimonial na yan, panoorin nyo na lang sa page natin sa Queen Travel Pack. Andyan lahat ng patunay ng mga taong nabago ang buhay dahil sa dahon ng laurel. Kaya't simulan na natin ang ating ritual gamit ang dahon ng laurel. Unang ritual na gagawin natin ay ang tinatawag na pagsusunog ng dahon ng laurel. Alam nyo ba kung meron kayong mga kahilingan, bukod sa palagi nyo itong sasambitin, iisipin at ia-attract sa buhay natin na tinatawag na law of attraction, makakatulong din ang pagsusunog ng dahon ng laurel. Bawat pangarap, bawat wishes ay isulat mo sa dahon ng laurel. Kung ano man yung mga bagay na ininanais mo, 500,000, sulat mo sa dahon ng laurel. Kung ilang nais mo, kung ilan ang pangarap mo, yun ang dahon ng laurel na gagamitin mo. Bawat isang dahon ng laurel ay isang pangarap. Basta't kapag nagsusulat ka ng mga ninanais at pangarap mo, huwag mong lalagyan ng sana. Kasi ang sana ay negative words. Ayaw natin ang mga negative. Gusto nating maging positibo, lalo na sa darating na 2021. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng isang buhay na masagana. Bawat isang dahon ng laurel ay katuparan ng pangarap, kaya't isulat nyo ang mga bagay na ninanais nyo dyan. Kapag naisulat nyo na ang mga wishes nyo, susunugin lamang natin ang bawat dahon ng laurel. Habang sinusunog mo ang dahon ng laurel ay sambitin mo ang iyong mga ninanais. At bago mo siya sunugin, kumuha ka muna ng isang mangkok kung saan may ipon ang abo niya. Kasi hindi dapat matatapon, hindi dapat malalaglag sa sahig.
Kailangan ang lahat ng pinagsinugan ng dahon ng laurel ay maipon dahil ang abo na yan ay ihahagis natin palabas ng pintuan upang ang ating mga pangarap ay malipad patungong langit at ito'y matupad. Pangalawang pangpaswerte ay ang tinatawag na wish list gamit ang dahon ng laurel. Kukuha ka lamang ng isang buong papel. Sa isang buong papel ay isulat mo ang iyong mga ninanais at yung mga pinapangarap mo. Basta't palagi kong pinapaalala na kapag nagsusulat ka ng mga bagay na nais at pinapangarap mo, ay huwag mong lalagyan ng sana. Kahit ilan pa yan, kahit marami pang pangarap ang meron ka, walang pipigil sa'yo. Mas marami nga, mas maganda. Dahil ang taong nangangarap, ang taong may pangarap ay nagtatagumpay. Kung ikaw ay isang taong wala ng pangarap, wala ka na rin pag-asa. Pero kung ikaw ay isang taong palaging nangangarap, isang araw kikilos ang katawan mo para sa katuparan ng iyong pangarap. Kaya't walang pipigil sa iyo kahit ilan pa yung isulat mong pangarap sa wish list. Pagkatapos niyan, ay gawin mo yung parang parapol, ibilog mo yung papel at ilagay mo sa jar. Ang jar na yan ay tinatawag na wish jar. Kapag nailagay mo na sa jar ang lahat ng iyong mga sinulat na pangarap, ay lalagyan at lalaki pa natin yan ang dahon ng laurel. Kailangan lamang natin yan lagyan ng 8 piraso ng dahon ng laurel. Bakit 8? Dahil ang 8 ay katumbas ng infinity. Ibig sabihin ng infinity, walang katapusan. Kung kaya't ang iyong mga pangarap ay magkakaroon ng katuparan at ito'y magaganap sa iyo ng panghabang buhay at walang katapusan. Kapag meron ka ng wish list jar, ilagay mo ang 8 piraso ng dahon ng laurel at pagkatapos niyan, ilagay mo yan malapit sa higaan mo para tuwing nakikita mo ay naaalala mo ang mga pangarap mo at ito'y maisa sa katuparan. Bukod sa wish list jar, habang ikaw ay natutulog, maaari ka ring maglagay ng dahon ng laurel sa iyong unan. Sa ilalim ng unan ay maglagay ka. Piliin mo yung pinaka the best na pangarap na gustong gusto mo nang maganap. Yung pinaka pangarap na matagal mo nang minimithi. Yung 1 piraso ng dahon ng laurel na yan na pinagsulatan mo ay ilagay mo rin sa ilalim ng iyong unan. Magugulat ka na lang habang natutulog ka, ang pangarap mo na yan ay napapanaginipan mo na. At habang napapanaginipan mo yan, ay ginagawa na yan ng iyong katawan. Magagawa ng iyong katawan, iniisip ng iyong isipan, kikilos ka ng naaayon sa iyong pangarap, at magugulat ka na lang na ang lahat ng iyong mga pinapangarap ay nayunang naisakotuparan. Yan ang tinatawag nating law of attraction. Habang nangangarap ka, patuloy ka sa pangangarap, iniisip, sinasabi at sinasagawa mo ang lahat ng ito, walang imposible ng lahat ng ito ay maisa sa katuparan mo. Basta tandaan mo lamang, ang mga bagay na yan na isinusulat mo sa dahon ng laurel ay lagi mong iisipin, lagi mong sasabihin at nang sa ganun ang katawan mo ay kumilos ng nanaayon sa pangarap mo. At maisa sa katuparan mo ang lahat ng yan. Isa rin kasi ang tinatawag na law of attraction. Ina-attract natin ang lahat ng bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin kung kaya't palagi mo siyang inisip, iisipin at huwag mong kalimutan ang pangarap mo ng maisa buhay mo. Pagdating naman sa iyong pitaka, kung ito'y palaging walang laman, isa lang ang solusyon dyan. Lagyan mo lang yan ng dahon ng laurel. Sapagkat ang dahon ng laurel ay subok ng pangpaswerte, lalo na sa pitaka. Maaari kang magdagay ng 2 piraso. At ang 2 piraso na yan ay mag-a-attract ng maraming pera patungo sa iyong pitaka. Magugulat ka na lang na ang iyong pitaka ay hindi na nauubusan. Palagi na itong may laman.
sapagkat yan ang nagagawang pangpaswerte ng dahon ng laurel. At ang dahon ng laurel na yan ay malaki ang kapakinabangan, lalo na sa pampaswerte at magandang buhay na kaya nitong ibigay sa atin. At yan nga mga ka-money magnet, ang mga pampaswerte yung dapat natin gawin sa unang araw ng 2021 para buong taon kang maging maligaya at dumami ang pera. Tandaan lamang na ang mga bagay na ito ay sadyang gabay lamang. Manatili tayong kumikilos para tayo magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!